Magandang buhay mga kalaman and welcome to Golden Hands Garden. Ako si Tok sa inyong Golden Hand Plantito na magbibigay na naman sa inyo guys ng dagdag kaalaman pagdating sa mundo ng pag-aalaman. At para sa mga bago pa lang po sa aming YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel which is the Golden Hands at huwag natin kalimutan pindutin ang notification bell para at least updated tayong lahat sa mga upcoming videos na i-upload natin. Pwede nyo rin kami i-follow sa may Facebook account, Instagram account at sa may Twitter account. Again, Golden Hands para at least updated din tayo sa lahat ng mga tips. Guys, shoutout muna tayo kay BFF Alvin Santos, kay BFF Kyra Vicente Acada, kay BFF Prosper Crisostomo Herrera, at kay BFF Alma Abawag. At kung gusto nyo rin ma-shoutout sa susunod na video natin guys, huwag kayong mahihiya, i-comment na yan sa baba. Halos karamihan sa atin o halos lahat tayo guys natatakot kapag naririnig natin ang salitang ahas. O di ba? Nakakatakot talaga kasi yung ahas guys. Pero alam nyo ba na meron palang mga halaman na kinatatakutan ng mga ahas? Guys, samahan nyo ko at alamin natin ang mga halaman na ito at kung bakit sila talaga kinatatakutan ng ahas. Simulan natin yan guys pagkatapos lang ng ating intro. Guys, na kinatatakutan ng ahas is yung mga snake plant, mga sansevieria snake plant o yung tinatawag natin based on the botanical name and scientific name Dracaena tripaciata. Yan yung mga kinakatakutan nila. The reason why, it's because of the leaves, yung mahaba na parang ahas din. Psychological ang ibig sabihin sa kanila nung mga mahaba na yun. Parang, oops, sandali, snake din yan. So, ibig sabihin, ang snake, takot din sa kapwa snake. Hindi lang dun sa pinakahaba ng dahon sila natatakot. Ang pinakakinatatakutan nila is yung talim at saka talas ng pinaka, alam mo yun, ng dahon ng mga sansevieria natin o yung tripaciata natin. Kung mapapansin nyo guys, di ba nilalagay yan sa mga border ng mga garden dun sa may gilid, kasi yun talaga ang fault entry ng mga ahas. So ibig sabihin, kapag once nakita yan na nasa border ng mga ahas dun sa may gilid ng mga garden natin guys, unang-una matatakot na yan, kasi unang-una sasabihin, iisipin nila sa sarili nila, ay snake plant to, o snake din to. Pero ang pinakakinatatakutan ng ahas sa may sansevieria o yung snake plant natin guys, napakalakas kasi talaga humigop ng mga oxygen itong mga sansevieria natin. So ibig sabihin, kapag once lumalapit pa lang yung ahas sa kanila guys, nangihina na sila. It's because ina-absorb agad ng mga sansevieria plant natin yung energy na nanggagaling mismo sa pinaka-ahas. So nangihina at nangihina sila. May tendency na hindi na sila makagalaw at mahilo sila. Ang pangalawang halaman guys na kinatatakutan ng ahas, yung tinatawag natin na lemongrass. Lemongrass literal nasa pamilya ng herbs o kilala bilang Sympopogon citratus. Guys, lahat ng mga citrus smell ayaw ng ahas. Pero the more important things kung bakit sila kinatatakutan ng ahas, kasi ang lemongrass natin is merong potent na odor, yung pinakahalaman niya at the same time, pati yung ugat. Alam mo yun, ayaw ng ahas yan. The reason why, kapag naamoy yan ng ahas, guys, nahihilo sila. Alam mo yun, parang nag-hallucinate sila hanggang pwedeng mawalan sila ng heartbeat. Yan, so isa yan sa mga halaman na talagang kinatatakutan ng ahas. Hindi lang ahas, literal. Kailangan din natin niya kapag once napantaboy ng lamok, ayaw niyan. Yan, so ibig sabihin talagang mas maganda yung meron tayong, alam mo yun, lemongrass doon sa may pinaka-garden natin. Hindi lang ahas ang pwede natin itaboy at the same time, lamok din. Diba? Ito naman guys na kinatatakutan ng ahas, yung tinatawag natin ng mga yuca plant. Originally from Japan yan eh. Nasa pamilya ng Asparagaceae. Natatakot yung mga ahas sa kanila. It's because of the sharp leaves at saka yung mga habang dahon. Expected nila, kala nila ahas yan. So natatakot sila. At the same time, yung tulis nun. Pero pinakakinakatakutan ng ahas sa kanila guys is yung pinakabulaklak mismo ng pinaka-yuca plant natin. The reason why, at night kasi sa gabi, naglalabas siya ng mga ng kakaibang amoy na ayaw ng ahas. So ibig sabihin guys, talagang isa yan sa mga alam mo yun, pinakamagandang halaman na pwedeng ilagay natin sa garden natin at the same time, kasi yung laman niyan, although na talaga matataas sa mga yuca plant, pero alam mo yun, yung amoy niyan talaga pagdating ng gabi kakaiba. Sa atin, literal, sa tao mabango, pero pagdating sa mga, especially sa ahas, talagang ayaw na ayaw nila. May tendency na mahilo yan at the same time, pwede yan, alam mo yun, yung matay at the same time.
dapat nalaman guys na kinatatakutan ng ahas, yung tinatawag natin garlic at saka onion. Yung onion natin o kilala bilang Allium cepa. Tapos yung garlic natin kilala bilang Allium sativum yun. Oh, so ibig sabihin guys, isa yan sa mga kinatatakutan ng ahas. The reason why, kasi yung halaman na yan, yung garlic at saka yung onion natin, kasi meron yung sulfenic acid. Yung sulfenic acid na yan guys, kapag once na nakain yan, o nahigop, o naamoy ng ahas guys, alam mo yun, pwedeng mag stop ng heartbeat nila. And the worst thing, pwede silang mabulag dahil dun sa sulfenic acid na contained dun sa may garlic at saka sa onion. So ibig sabihin, literal, pwede rin tayo, at saka mas maganda pa rin na meron tayo yung garlic at saka onion sa may backyard natin, even sa garden natin, para at least alam mo yun, to avoid yung port entry ng ahas. Ang panglimang alaman guys na kinatatakutan ng ahas, yung tinatawag nating snake root o kilala bilang serpentina o kilala siya bilang Andrographis paniculata. Oo. So ibig sabihin guys, yung serpentina yan, literal sa atin sa tao, nasa family ng herbs yan, pwedeng gumaling sa atin, pwedeng makatulong sa atin yan, controlling ng blood sugar level natin, pwedeng makagaling sa atin yan sa sinusitis, sa common colds yan. Pero sa ahas yan guys, ayaw na ayaw nila yung halaman na yan, yung serpentina na yan, especially yung dahon. Pag naamoy pa lang nila yan, lalo na kapag once na nakain na nila yan guys, pwede silang pwedeng huminto yung pinaka-heartbeat ng ahas niyan. It's because of the chemical na meron taglay yung halaman o yung serpentina na yan, tinatawag yung reserpine. So ibig sabihin, kapag once na nakain nila, literal, yung dahon na yan, pwedeng huminto yung pinaka-tibok ng puso nila, and the worst thing, pwede sila talagang mamatay. Pang-anim na alaman guys na pinakaayaw ng ahas is yung tinatawag nating clove basil, alam mo yun, o yung tinatawag nating acibum gratissimum. Yan, ayaw na ayaw niyan sa ahas yung mga basil type natin. Kasi kapag once na, kagaya rin ng garlic at saka onion, kapag once na amoy nila yan, ayaw na ayaw nila yan, pwede silang talagang, alam mo yun, mahilo at the same time, hindi na sila makakagalaw. Pero ang pinakamaganda dito sa basil natin guys, pwede natin itong alternative pesticide at insecticide. Alam mo yun, kukuha lang tayo ng pinakadahon yan. Alam mo, pakukuluan lang natin sa tubig, pagkatapos yung pagkumulo na yung pinakatubig, yung dahon na nasa tubig, pagkumulo na, palamigin lang natin guys, tapos alam mo yun, spray lang natin sa mga halaman natin. Pwede natin yung alternative sa pesticide at saka insecticide, or either siguro, pag once na meron tayong mga halaman na contaminated ng mga insekto, pwede nyo lang siya tabihan ng pinaka basil na yan. Ayaw na ayaw rin yan ng mga insekto. So, vice versa, ayaw yan ng snake, at the same time, ayaw rin yan ng mga insect at saka mga peste. Pang-pitong halaman guys na kinatatakutan at ayaw na ayaw ng ahas guys, alam mo yun, yung Jimson weed kung tawagin natin. O kilala siya bilang thorn apple. Oo, pero ang scientific name niya guys is yung Datura stramonium. Yan. Pero sa Pilipino, kung hindi ako nagkakamali, sa Tagalog, sa atin dito, parang ano yata siya, nasa family siya, parang siya ano yata siya, talampunay. Talampunay plants, yun. Kaya, yun ang alam ko ha, yung Jimson weed is talampunay. Guys, ang talampunay guys, yung nasa family siya ng trumpet plant eh. Alam mo yung bulaklak niya parang trumpet, ganyan. Isa sa function ng talampunay natin o yung tinatawag natin Jimson Red is insect trap. Kapag once na napasukan yung pinakabulaklak niya ng insect, namamatay yung pinaka-insect sa loob. The reason why, guys, yung pinakabulaklak niyan, may contain niya na tropin alkaloid na ayaw ng ahas. So, ibig sabihin, kung ang insect kapag pumasok dun sa flower mismo ng Jimson weed natin ay namamatay, how much more yung pinaka-snake pa. Guys, ayaw na ayaw nila yan. Pwede silang mahilo, pagkatapos mawawalan sila ng heartbeat at the same time, and the worst thing, pwede yan mamatay. So, ibig sabihin, double purpose, insect trap na siya at the same time, ayaw na ayaw pa. Guys, at saka huling halaman na kinaaayawan mismo ng snake guys is yung tinatawag nating marigold o yung tinatawag nating Tagates erecta based on the scientific name. Guys, yung marigold natin guys, hindi lang yan, alam mo yun, hindi lang ayaw ng ahas yan. Yung pinaka bulaklak niyan, ayaw na ayaw mismo ng pinaka insect. Oo, although na ayaw din niya ng ahas talaga, kasi talagang kapag once nakita ng ahas yung pinaka-colorful na bulaklak niyan guys, alam mo yon, unang-una lumalabo ang paningin ng ahas at saka nabablock yung pinaka-sensor. Alam naman natin na kapag once yung ahas talaga literal guys, may sensor yan. Oo, yun yung nakakapagpatrap doon. Yung pinaka-colorful niyan,
cause ng pinaka-blindness mismo ng ahas. And the worst thing, yung pinaka-odor ng pinaka-ugat ng marigold natin, yan ang nakakapagwala ng sensor ng ahas. So, ibig sabihin guys, yung pinaka-ugat ng marigold natin is consists of the potent odor na ayaw na. So, yun guys, ibig sabihin, kailangan talaga literal na meron tayong mga halaman na yun. Alam mo yun, sa backyard lang natin, sa garden natin, hindi lang for beautification purposes, but rather for prevention purpose din. Guys, sana meron tayong natutunan na kahit konti lang sa video na to. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video natin, guys. Thank you, guys!